Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po ninyo kaming samahan sa pagbabalita tungkol sa ilan sa mga aktibidad ng mga kanib sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa Iglesia ni Cristo News Live, ako po si kapatid na Felix Rodas. Mapapanood din po ninyo ang programang ito via Facebook at YouTube sa INC News and Updates. Makakasama natin ngayong gabi si kapatid na Laura Ibanez mula sa kanyang home studio sa Montreal, Quebec para sa ilan sa mga balita sa Ibayong Daga. Good morning there in Canada, Sister Laura. Good evening there in the Philippines, Brother Felix. Narito ang headlines ngayong Biyernes ng gabi, Abril 5, 2024. Pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos sa Distrito Metro Manila East, pinangasiwaan ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pansambahayan ng Iglesia ni Cristo. Bilang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga disenong Davao Oriental at Isabela West, patuloy na nadaragdagan. Itinuturing na pinakamatandang kalye sa Pilipinas na piling ipagmalasakit na linisin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa disenong Cebu City, Cebu. Christian Family Youth Forum sa disenong Washington State laging kapakinabang sa mga kabilang sa kapisanang kadiwa. At tanging pagtitipon na isinagawa ng Distritong Paniki Tarlac, nagdulot ng iba yung kasiglahan sa mga dumalo. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Iglesia ni Cristo News Live. Sino po ba ang dapat pakinggan ng tao upang magawa ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos? Itinuturo po ba sa Biblia kung ano ang kalooban ng Diyos na dapat gawin ng tao at bakit po mahalaga ito? Abangan ang mga sagot sa inyong mga katanungan dito sa Biblia ang sasagot. Para sa mga detalye ng ating mga balita, maaaring abala sa iba't ibang gawain sa araw-araw ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Subalit naglalaan pa rin sila ng panahon sa pagbabahagi ng dalisay na ebanghelyo. Ito ang nahayag sa isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos sa Distritong Metro Manila East. Ginanap ito sa gusaling sambahan ng lokalang Ilugin na pinangasiwaan ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pansambahayan ng Iglesia ni Cristo. Narito ang report ni kapatid na Rex Salvador. Siya si kapatid na Rowena Molinos, diakonesa sa lokal ng Ilugin, Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila East. Maaga siyang nagsara ng kanyang jewelry and watch repair shop sa Pasig Mega Market para masiguro na madadala sa pamamahayag ng mga salita ng Diyos ang kanyang naimbitahang mga panauhin. Sinundan ng INC News Team si kapatid na Rowena at isa sa kanyang anak na si kapatid na Mike Angelo sa maagang pagbalik sa kanilang tahanan para muling mapaalalahanan ng magiging mga panauhin ng kanilang pamilya sa Evangelical Mission. Habang sakay pa lamang ng tricycle, ay tawag dito Message doon ang ginawa ng kapatid na Rowena sa kanyang mga naimbitahang panauhin. Pagdating namin sa kanilang komunidad sa Pinagbuhatan, Pasig, agad dumiretso sa kanilang tahanan. Makalipas ang ilang saglit,
Agad ding lumabas ng tahanan si nakapatid na Weng at muling personal na pinuntahan para mapaalalahanan ang kanyang mga naimbitahan. Doon po kasi ang hanap buhay ko po sa palengke. Kaya maaga po ako umuwi para po ipaghanda po ngayon ng malaking pamamahayag sa aming lokal. Bali lima po sila ang nakausap ko na kasama mamaya, pero may karagdagan pa rin po. At pinili lang po talaga namin yung aming iimbitahan na hindi sila pangkabata. Talagang seryosong mga matatanda na talaga. Mula po talaga kasi nung bata pa po talaga ako, masigla po talaga akong kaanib. Mula po nung binhi, talagang doon sa probinsya po namin sa Bacolod, nag-iimbita na po kami ng panauhin para sa pamamahayag. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, sakay ng isang bihikulo, ay naglakbay na sila papunta sa gusaling sambahan ng lokal ng Ilugin. Pagpasok ng mga panauhin at mga kapatid sa compound ng gusaling sambahan ng lokal ng Ilugin, ay nagkaroon sila ng ilang kabatiran sa Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng CFO exhibit. Duman din sila sa photo at activity booths ng SEBSIG. Meron po kaming inihandang activity area para po sa lahat ng mga kapatid at syempre sa mga panauhin po natin. So naghanda po kami ng photo wall. Una, makakadaan po sila sa photo wall natin. Sa photo wall na ito po ay makukuha na po sila ng mga official photographers natin. And then after po ng photo wall ay may panibagong photo wall po sa likod nito na kung saan dito po ay ipinopromote po natin or ipinapakita po natin sa ating mga panauhin kung ano-ano po ang mga kapisanan na meron po ang Iglesia ni Cristo na nabibilang po sa Christian Family Organizations. At after po nito, ay naghanda na po kami ng mga activity booths para po sa mga yan. Meron po tayong buklod darts na tinatawag. Kasunod po nito ay ang Kadiwa Basketball. At after po niyan ay makikita rin po nila ang Tranvia na kung saan makikita po ang mga history po ng Iglesia ni Cristo. Na nakikita rin po ito sa museum. So ang concept po namin sa mga hindi nakakapunta sa museum ay magkaroon po sila ng konti na kaalaman tungkol sa history ng Iglesia. After po nito, makikita rin po nila ang PNK booth na kung saan ito po ay train your brain. And then after po nito ay meron po tayong makikita na band together para naman po sa mga binhi. At ang huli po ay ang SEBSIG exclusive souvenir booth na kung saan pwede po sila mag-claim ng mga prizes na inihanda namin para sa kanila. Maagang napuno ng mga panauhin at mga kapatid na nagsipag-anyay sa kanila ang loob ng gusaling sambahan ng Ilugin. Pinangunahan ng pamamahayag ng mga salita ng Diyos ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ministro ng Ebanghelyo na tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pangsambahayan. Matamang nakinig ang mga panauhin at mga kapatid sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos na pawang salig sa mga aral na nakasulat sa Biblia. Masaya rin po ako kasi nadagdagan po sila at naging isa po sila. Salamat po sa aba at nakasama ko po sila ngayon sa pamamahayag na to. Masaya po ako sa mga pangyayari ngayon dahil nadala ko sila lahat. Gusto ko rin na makaanib sa iglesia at na napansin ko rin na maganda din ang pagtalakay. Biblia pa rin po ang iyong pagkanib. Ang mga naging panauhin po dito sa lokal ng Ilugin, sa pangunguna po ng mga may tungkulin at mga kapatid, ay sisikapin po namin na mapadalo sa mga pagsamba at sa mga dako po ng gawain sa mga purok na kung saan ang mga kapatid po ay doon nabibilang. Ang damdamin po na nagudyok sa mga kapatid at sa mga may tungkulin, kaya ganito po ang kanilang pagkilos, napakasigla at napakaalab, sapagkat yun po ang nakita po nila sa pamamahala sa ating tagapamahalang pangkalahatan, maging sa ating tagapag-ugnay ng mga kapisanan ng pansambahayan, ng kapatid na Angelo Eranio Manalo, na maraming tao pa dapat makaunawa at makaalam ng katotohanan at lalong higit magtamo po ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Naisagawa ang pamamahayag ngayong gabi sa iba't ibang syudad dito po sa Metro Manila East, tulad po dito sa area ng Pasig, Marikina, Mandaluyong, San Juan at saka Yampung Tagig. Napakaraming panauhin po ang nagpaunlak. Ang bawat mga sites po ay napuno ng mga bisita at sila po ay nakinabang. At marami po sa mga nakinig ang naging interesado na patuloy na magsuri sa mga aral ng Diyos na narinig po nila sa gabing ito na pinangunahan po ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Ang mga kapatid ay napakaalab na tumugon sa gabing ito
sapagkat sinusunod po namin ang aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia na iligtas po natin ang mga tao, kahabagan po natin sila para sila po ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas pagdating po ng araw ng paghukom. Isang malaking inspirasyon po sa amin na mismong ang anak ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Iranio V. Manalo, ang nanguna po sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos sa gabing ito na pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Mula sa Pasig City, ako si kapatid na Rex Salvador para sa Iglesia ni Cristo News Network. Nasaksihan din ang pag-aaral ng mga kalooban ng Panginoong Diyos na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo ng maraming panauhin sa iba't ibang lokal via video streaming. Sa lokal lang buting, napiling isama ng mga kapatid ang mga taong malalapit sa kanila. May hatid na report si kapatid na Ian Ferry. Kagalakan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lokal ng Buting, distrito ng Metro Manila East, ang unahin ang kanilang paglilingkod. Maligaya nilang tinutupad ang mga aral ng Diyos, kabilang na ang utos na ipamahagi ang tunay na pananampalataya. Katunayan pong maligaya sila, makikita sa mga larawan bilang katunayan ng kanilang pakikipagkaisa, yung kasabikan na magkaroon po ng bahagi dito sa gawang pagpapalaganap. Maligayang mga kapatid, kahit ano yung mga sitwasyon o pinagdaraanan nila, hindi sila tumitigil sa pagtulong. Kahit galing sa trabaho, diretso sa gawain, may bahagi pa rin sila na tumulong sa pagpapalaganap. Katunayan, nagdadala sila ng maraming mga panauhin. Katulad sa isinagawang Evangelical Mission na pinangunahan ng kapatid na Angelo Iranio Manalo, ministro ng Ebanghelyo at tagapag-ugnay ng mga kabisan ng pansambahayan sa Iglesia ni Cristo, kabilang ang gusaling sambahan ng lokal ng Buting sa mga remote sites. Habang namamahagi po ng pulyeto at ng pasugo, at the same time, ginawa na po namin yung pag-aanyaya po sa mga nabibigyan po namin ng pulyeto. Nagpaunlak po na dumalo po sa pumahayag. Kapag meron pong gawain talaga, yung mga kapatid, excited po na makabahagi po sa gawain. Lalo na nga po ngayon, gustong-gusto po ng mga kapatid na makipagkaisa pagdating po sa gawain pagpalagana. Napakasigla po ng mga kapatid. Ang totoo po niyan, maaga pa lamang po ay kumilos na ang mga kapatid para mag-anyaya ng mga panauhin. Hindi naman po na sila nabigo. Marami po silang dinala rito. Pangunahing inanyayahan ng mga kapatid, ang mga taong mahalaga sa kanila. Bunga ng paghahangad na maipaunawa ang mga kalooban ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia na siyang makapagtuturo sa tao kung papaano magkakaroon ng tunay na kapayapaan at magkamit ng pangakong kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Na-curious po ako kasi po ang dami ko pong kaibigan na Iglesia ni Cristo. Tsaka po na-curious po ako kung ano yung ginagawa nila sa alam ko. Mas naiintindihan ko po yun dito kasi po sa Bible po talaga nila kinukuha. Kasi po yun sa amin, parang nilalagyan po nila ng personal opinion. Dinadagdagan po nila. Kanina po, pagtapos po, sabi niya, sasama daw po siya ulit sa susunod. Sabi niya po kanina. Nag-enjoy po kasi ako. Parang meron ako naramdaman na gusto ko pang pumunta sa susunod. Na-amaze po kasi ako sa Iglesia ni Cristo. Una ko po na gustong ipabahagi sa kanila, sa kanya is yung kapayapaan. Kasi nung una akong sumamba sa iglesia, hindi ko na feel yung naramdaman ko sa previous religion ko, which is Seventh-day Adventist, naging Catholic ako. Ang dami kong naging religion bago po ako nag-iglesia. At tapos po simula nun sabi ko sa sarili ko, ito na yung relihiyon na hinahanap ko, na dito ko nahanap yung kapayapaan. Everyday po talaga ako nagpupunta ng church namin. Hindi ko po siya maiwasang i-compare yung way ng pagtalakay ng mga aral. Na-observe ko po is tanong tapos Bible. Walang own interpretation. Kumbaga yung hindi siya manggagaling sa isip ng tao, kundi manggagaling siya dun sa Bible mismo. Nakakatulong po siya sa akin kasi kailangan ng utak ko, kailangan ko ng aral para magpatuloy ba? Kasi hindi naman po natin maitatanggi. Madami po talagang pagsubok na pinagdadaanan. Naka-provide po siya sa akin ng spiritual guidance sa kung ano yung dapat kong gawin at kung ano yung hindi ko dapat gawin. Sa isinagawang pagtuturo ng mga salita ng Diyos, atentibong nakinig ang mga dumalo, kabilang na mga panauhin sa lokal ng Buting. Ang masasabi ko lang, naiintindihan ko yung mga salita ng Diyos.
Iba po talaga pag sa INC ko. Kasi yung mga sinasabi ko is, napifeel ko po, yung mga sinasabi po nila is para din po sa atin. Maliwanag po yung mga sinasabi nila. Ang kagandahan po nun is, para sa akin po personally, ang kagandahan po nun is hindi siya nakadepende sa experience nung nagtuturo. Nakadepende siya sa kung ano yung nakasulat sa Bible, which is very reliable po. So, yun po yung naging basis ko talaga na kailangan kong magpatuloy. Maligayang mga kapatid sa lokal ng Buting, hindi lamang dahil nakipagkaisa sila sa isinagawang aktibidad, kundi patuloy na nakapagsusuri sa mga aral ng Diyos na kanilang sinasampalatayanan ang kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay na hindi pakaanib sa iglesia. Aanyayahan ko po silang patuloy para maintindihan po nila yung mga aral po na nasa Biblia. Nasa kanila na kung sila po ay magpapatuloy, ang mahalaga ay naiparating natin sa kanila, naipaabot natin sa kanila ang talita ng ating Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo nang upang sila po ay makabahagi sa kaligtasan na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Pag-iibayuhin po namin ang pagtulong sa mga gawaing pagpapalaganap para huwag masayang ang bawat sandali. Hindi po namin sasayangin yung kanilang pagpapagal, yung magandang pagkakataong ito. Sisigapin po namin na lahat ng mga panauhin, may sama sila sa pagsamba. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kapatid na Angelo Eranio Manalo. Damang-dama namin yung kanilang pagmamalasakit. Tinutulungan nila ang bawat mga kapatid, lalo na ang mga distrito, na sila po mismo ang nangunguna para maipagtagumpay yung gawang pagpapalaganap. Damang-dama namin ang kanilang paghahangad na maraming mga tao pa ang matawag sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mula po sa Pasig City, ako po si kapatid na Ian Ferry para sa Iglesia ni Kristo News Network. Sunod nating puntahan ang lokalang San Juan. Hindi rin nasayang ang sakripisyo ng mga kaalib sa iglesia na ipagpauna ang pag-aanyaya ng mga panauhin, tulad ng mag-asawang Nelia at Nelson Peñaflor Jr. na maagang nagsara ng kanilang tindahan, si kapatid na Jem Barzaga, para sa mga karagdagang detalye. Titinda ang pangunahing pinagmumulan ng ikinabubuhay ng sambahayan ni na kapatid na Nelson at Nelia Peñaflor, mga may tungkulin sa lokal ng San Juan, distrito ng Metro Manila East. Bagamat mahalaga ito para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, may ibang bagay pa rin silang mas pinagpapahalagahan. Kaya kahit na maaapektuhan ang kanilang kikitain sa maghapon, maagang nagsara ng tindahan ng mag-asawa. Agad silang gumayak upang magtungo sa kanilang mga kakilala at kaibigan. Ito ay para imbitahan sila sa isang evangelical mission sa kanilang distrito para sa kanilang mag-asawa. Hindi kalugihan na unahin ang para sa mga gawain ng Panginoong Diyos. Sinasampalatayan po natin na ang gawain pagkapalaganap ay utos ng ating Panginoong Diyos. Bilang Iglesia ni Kristo ay mas inuuna natin ang para sa Panginoong Diyos. Dahil ang mga biyaya, lahat naman ang gagaling sa Panginoong Diyos. Bagamat meron kaming pinagkakitan o negosyo, ay nagsara muna kami. Dahil pinagandaan nga namin itong pamamahayag na gagawin ngayon sa aming distrito. Lubos po naming pinanghahawakan o sinasampalatayanan na lahat po ng aming ginagawang pagtupad ay hindi po magiging walang kabuluhan. Dahil ang lahat po ng yun ay nakikita po ng Panginoong Diyos yung aming mga pagsasakit. At hindi po yun mawawalang kabuluhan dahil lahat po yun ay may kapalit na pagpapala mula sa Panginoong Diyos po. Kabilang sila sa maraming mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, na lubos na nagpapahalaga sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, isa na rito ang pagpapalaganap ng kanilang pananampalataya. Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, maraming mga kababayan natin ang nagpaunlak sa imbitasyon ng mga kapatid. Mabilis na napuno ng maraming panauhin ang kanilang gusaling sambahan. Marami ang nakasaksi at nakinabang sa evangelical mission na isinagawa sa lokal ng Ilugin. Pinangasiwaan ito ng kapatid na Angelo Eranio Manalo, ministro ng Ebanghelyo at tagapag-ugnay ng mga kapisanan ng pansambahayan ng Iglesia ni Kristo. Nasaksihan ito ng mga lokal sa buong distrito sa pamamagitan ng live streaming. Pagkatapos ng evangelical mission, ibinahagi ng ilan sa mga panauhin ang kanilang naging karanasan sa kanilang pagdalo. In terms naman po sa preaching, direct siya from the Bible talaga. Walang personal feelings or personal opinions about the preachings
from God. So, direct siya, madali siyang maintindihan din ng tao. Kahit may katanungan kami, we can always get the Bible. As a first-timer, I think it's a good experience. I will give it a second chance naman para siguro may katanungan ako, maitanong ko sa second na pagdalo ko and to really learn more about kung talagang interested po ako. Yung sa mga turo naman, napakalinaw po na manggagaling lahat sa Bibilya ang inyong mga, ang kanilang mga binibigkas at may katotohanan po. Maligaya namang umuwi ang mga kapatid na nakipagkaisa sapagkat hindi sila nabigo sa kanilang naging pagsisikap na may pagmalasakit ang kanilang kapwa at masunod ang kalooban ng Diyos. Napakaligaya po ng aming damdamin na sila po ay nagpa-unlock para po dumalo sa ating isinagawang pamamahayag. At hangad po namin na sana po ay magpatuloy po sila sa pagsusuri at sa bandang huli po ay makasama po natin sila sa tunay na paglilingkod. Patuloy po naming aanyayahan ang mga naging mga panauhin po namin. Hindi lamang po sa pagsamba, maging sa mga aktibidad na inilulunsad po ng pamamahala sa loob ng iglesia. Nagpapasalamat po kami sa ating Panginoon Diyos sapagkat lubos niya na pinagtagumpay ang ginawang malaking pamamahayag na ito. Mula po rito sa San Juan City, ako po ang kapatid na Jem Barzaga para sa Iglesia ni Cristo News Network. Makikita rin sa maalab na pagkilos ang mga kapatid sa lokal ng Pembo. Kabilang sa mga naganyaya ang sambahayan ni kapatid na Raquel Taco-Taco. Ang naging pakikisa nila para sa nasabing evangelical mission, ibabahagi sa atin ni kapatid na Jimwell or Basset III. Bawat oras at araw, abala ang bawat isa para sa iba't ibang gawain para maitaguyod at maiprovide ang pangangailangan ng bawat pamilya. Subalit para sa mga kapatid dito sa lokal ng Pembo, Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila East, lagi nilang ipinagpapauna ang gawain para sa Panginoon. Dito namin nakilala si kapatid na Raquel, may tungkulin sa lokal na hindi napapagod na tumulong at makipagkaisa sa mga aktibidad sa kanilang lokal. Namulat din si kapatid na Raquel sa maling paniniwala at paglilingkod noon sa dati niyang reliyon. Subalit sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, minulat siya sa katotohanan kung anin lamang ang tunay na sa Panginoon Diyos. Iyan ang naging dahilan kung bakit sinikap ni kapatid na Raquel na matawag din sa loob ng Iglesia ni Cristo ang kanyang magulang. Nung una po, nahihirapan din po kami. Kasi nga po, laging umuwi po sa amin pagka niyayaya po namin dati sa doktrina po. Umiiwas po siya kasi siyempre po, ilang taon na po siya, 60 years na rin pong, ano po siya, deboto pong Katoliko po. Siya mismo hindi tumigil na isama ang kanyang ina bilang pagmamahal na makasama rin na magtamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Makinig ka minsan, sabi ko pong ganyan, dahil dito po natin talaga makikita yung kaligtasan, sabi ko po, dahil tayo po, dati sumasamba po tayo sa mga rebulto. Kaya masaya siya na kinaawaan ng Panginoon Diyos na matawag ang kanyang ina at makasama na rin sa mga paglilingkod sa Panginoon Diyos. Tulad ng pagmamalasakit ni kapatid na Raquel sa kanyang ina, ganyan din ang ninais niya sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay na matawag din sa Iglesia ni Cristo. Silang mag-asawa ang magkatuwang sa mga ginagawang pag-aniaya. Magkasama silang namamahagi ng mga pasugo, God's Message Magazine, bilang imbitasyon na rin sa kanilang mga nabibigyan. Ang kasipagang yan ng mag-asawa ay pinatunayan ng kapatid na June, destinado ng lokal kung ano ang taglay nilang pananampalataya pagdating sa pagtulong sa gawaing pagpapalaganap. Ang pamilya po ng kapatid na Urbano at kapatid na Raquel na mag-asawa, masasabi po natin na talagang masisiglang kaaniw at mga may tungkulin po dito sa aming lokal. Sa pag-aanyaya naman po ng mga panauhin, masasabi nating lalo pong tumitindi ang pag-aanyaya nila. Sinisika po nila na mapadalo sa mga pagsamba po hanggang sa yung mga anyaya po nila ay mapabotismuhan. Sa nakikita ko po na pamumuhay ng mga kapatid natin na yan, di naman natin masasabing mayaman sa material na bagay, pero sa pananampalataya po, talaga pong masasabi nating mataas ang uri ng kanilang pananampalataya
mayaman po sa pagkilala at nakahanda po laging sumunod at makipagkaisa sa atin pong pamamahala sa Iglesia. Pinatutunayan ng mga kapatid sa lokal na ito na lagi silang kaisa ng pamamahala ng Iglesia sa pagpapalaganap ng katotohanan. Kaya naman sa isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos ay marami ang naging panauhin. Kabilang si kapatid na Raquel sa masigasig na tumulong sa gawaing pagpapalaganap, kaya kasama niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay ang kanilang naging panauhin para pakinabangan ng katotohanan na dapat nilang mapakinggan. Lubos na pinakinabangan ng mga panauhin ng mga salita ng Panginoon Diyos na itinuro ng kapatid na Angelo Eranio Manalo, ministro ng Ebanghelyo at tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pansambahayan ng Iglesia ni Cristo. So, ang natutunan ko kanina is yung mayroong araw na paghuhukom, which is upang maligtas ka sa paghuhukom, you need to follow the faith of God, not only for God, but for also sa kapwa. Na hindi lang po, na kailangan nyo pong sumama sa kawan, sa katawan, pumasok po sa katawan. Iyon yung Iglesia ni Cristo po. Inspirasyon ni na kapatid na Raquel at kapatid na Bani ang ganitong mga naririnig nila sa kanilang mga naaanyayahan. Papasalamat po ako sa kanilang mag-asawa po at sinama po nila ako sa Iglesia. Hindi po mababayaran po ng kahit na ano, yung para po sa ginawa nila sa akin. Higit sa lahat na kinikilala ni kapatid na Raquel na kaya lamang sila nagtatagumpay sa kanilang pagtulong sa gawaing pagpapalaganap dahil ang lahat ay sa tulong at awa ng Panginoon Diyos sa kanila. Hingi po kami ng gabay at panalangin po lagi sa kanya po at ituro po sa amin yung mga tao pong maaanyayahan po namin hanggang sila po ay masubaybayan po namin sa pag sila po ay napabautismuhan po namin po. Mula po dito sa Pembo, Taguig City, ako po ang kapatid na Jimuel Orbasi III para sa Iglesia ni Cristo News Network. Kabilang din sa mga remote site ng Evangelical Mission, ang lokal lang Marikina Sentro. Isinama ni kapatid na Leoniza Manuel ang kanyang mga kababayan mula sa Barangay Tumana, Marikina City. May report si kapatid na Ernst Malye. Bagong nakatakdang district-wide Evangelical Mission ng Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila East, na mahagi ng mga pasugo, polyeto at imbitasyon ng mga kapatid sa lokal ng Marikina Sentro bilang paghahanda sa malaking aktibidad. Sa mismong araw ng Evangelical Mission, binalikan ni kapatid na Oni ang mga binigyan niya ng imbitasyon sa Barangay Tumana, Marikina City. Iniisip ko na po yon kung sinong aakayin ko na sigurado silang pupunta sa pamahayag. Lalo na po yung mga kasiwa, ang kapatid na Angelo. Napakalaking biyaya po yun. Sa kanyang trabaho bilang private contractor, ramdam ang pagod sa maghapon. Pero hindi ito naging hadlang sa kanya para magkaroon ng bahagi sa gawaing pagpapalaganap. Pag oras po ng hapon, nag-iisip na po ako, ipapaloob ko, kunin ko na po yung mga anyaya ko para dalhin sa pamahayag. Matapos matipon sa isang dako ang kanilang mga anyaya, sama-sama silang nagtungo sa gusaling sambahan ng lokal ng Marikina Sentro para dumalo sa pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Matamang nakinig ang mga panauhin sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos na pinangunahan ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pansambayan ng Iglesia ni Cristo. Nasaksihan ng pagtuturo via live streaming. Ang mga kapatid po ay lubos na sumasampalataya na ang pamahagi ng ating pananampalataya bilang tunay na Iglesia ni Cristo ay bahagi ng ating pagkahirang. Na tayo, hindi tayo nagkakasya na tayo lang ang maligtas, kundi maibahagi natin ito sa ating kapwa-tao. Kaya kahit po gaano kabisi yung ating mga kapatid, ay binibigyan po nila ng oras at pagkakataon ang ganitong mga gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dahil po sa pagtuturo ng pamamahala, ipinauunawa po sa atin na bagamat tayo ay busy rin sa pang-araw-araw na pamumuhay, pero bahagi ng tungkulin ng bawat kaanib ang pagmimisyon. Kaya po, doon po sa mga may opisina, magagawa pa rin ang pagmimisyon sa pamamagitan ng pamamahagi ng pasugo, pagpapasa ng mga link sa social media na magiging daan para po maunawaan nila kung ano ang aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Masaya po, narinig po nila ang
salita ng Diyos. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtulong ko sa mga pag-anyaya po sa aking mga kapitbahay, mga kamag-anak. Para sa pagdating ng araw paghuhukom po, makasama rin namin sila na ililigtas. Ang ilan sa mga panauhin ay nagpahayag ng reaksyon sa paraan ng pagtuturo ng mga aral ng Diyos. Nakabistan po sa salita ng Diyos po. Sa pamamagitan ng kapatid na Angelo Eranio Manalo, nakita namin ang kanilang masikap, marubdob na pagnanasa na mapangunahan nila ang pamamahayag ngayon na isinagawa sa aming distrito. Kaya po, nagsikap kami, ang buong lokal, ang buong distrito nagsikap na matugunan namin yung aming tungkulin na magmisyon, makiusap sa Diyos na magkaroon pa ng mga anyaya. Ang mga kapatid po sa lokal ng Marikina Sentro ay mananatili na laging kaisa ng pamahala sa mga gawain sa loob ng iglesia, lalo po sa gawaing pagpapalaganap. Gusto kong makatulong sa gawain. Hindi po ako titigil sa pag-anyaya sa mga tao. Mula po sa Marikina City, ako po si kapatid na Erz Mali para sa Iglesia ni Cristo News Network. Samantala, kaninang umaga, isinagawa ang isang tanging pagsamba bilang pagtatalaga sa Panginoong Diyos ng bagong gusaling sambahan sa lokalang Biga, Distrito ng Bulacan North. Ang mga pangyayari sa banal na okasyon, iatin sa atin ni kapatid na Reggie Beltran. Sa maagang oras pa lamang kaninang umaga ay maririnig na. Nasa magandang edipisyong ito, ang magapag-awit ng pagpupuri sa Panginoong Diyos, ng pagpapasalamat ng mga kapatid dito sa lokal ng Biga, Distrito ng Bulacan North. Isang bago at magandang sambahan ang ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Diyos na itinalaga kanina lamang umaga. Pinangunahan ni kapatid na Rainier Sabino, tagapangasiwa ng distrito, ang banal na okasyon. Bagaman ang aming lokal ay malayo at napakahirap ng daan, subalit kaya ng paman, hindi po kami pinabayaan ng ating Panginoon Diyos at ng kanyang pamamahala sa iglesia. Ang katunayan po sa lokal na ito ng Biga ay ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pamamahala ang isang maayos at magarang gusaling sambahan. Sa amin pong pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, mula po sa lokal ng Biga, Distrito ng Bulacan North. Kami pong mga ministro, mga manggagawa, at ang aming mga may bahay, mga may tungkulin at mga kapatid sa distritong ito ay nagpapasalamat po sa biyayang ipinagkaloob sa amin na isang malaki at magarang gusaling sambahan. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming maraming salamat po! Mula po rito sa Sitio Biga, San Ildefonso, Bulacan. Ako po si kapatid na Reggie Beltran para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa aming pong pagbabalik, makakasama po natin si kapatid na Laura Ibanez para sa mga balita sa Ibayong Dagat. Susunod sa Iglesia ni Cristo News Live, ang Kadiwa Forum sa Distrito ng Washington State. Mga kaibigan, ang tatalakayin po namin sa susunod na episode ay may kinalaman po sa mag-asawa. Ipaglilingkod po namin sa inyo kung ano ang mga kalooban ng Diyos na dapat sundin ng mag-asawa upang maging matatag ang kanilang pagsasama. Inaanyayahan po namin ang lahat ng may asawa, pati na po ang mga nagpaplanong pumasok sa buhay may asawa, na panoorin po ninyo ang susunod na episode ng programang Ang Iglesia ni Cristo. Thank you.
Kayo ba ay team walang forever o team my forever? Isa po yan sa mga pag-uusapan natin at aalamin natin ang sagot tomorrow 8 a.m. sa Your Light Forever. See you there! Iglesia Ni Cristo News Live is back. Sister Laura Ibanez will now join us from her home studio in Montreal, Quebec, to bring us the news overseas. Sister Laura. Thank you, Brother Felix. Heading to the District of Washington State, members of the Kadiwa organization gather in various venues to attend the Christian Family Youth Summit. Sister Annalyn Edmulino has this story. The Kadiwa Brethren in the District of Washington State gathered in the various congregations to conduct the Kadiwa Youth Forum. After certain Kadiwa members were recognized in the respective congregations, an informative video from the church administration was presented about how to deal with social conformity through social media platforms. From Kent, Washington, I'm Sister Annalyn Ednolino for Iglesia Ni Cristo News Network. Let's now go to Singapore, where the special screening of the third installment of the film Guerrero imparts positive values to the viewers. Let's know more from Sister Ina Adriano. Members of the Christian Family Organization here in the Ecclesiastical District of Singapore gathered here in Begonia Hall to watch the premiere of Guerrero 3, Lalaban Hanggang Dulo. Laughter, cheers, and jeers filled the air as the brethren watched the most anticipated last part of the award-winning trilogy. Most brethren were also discussing their eagerness to find out how the antagonist Ramon Guerrero would reunite with his brother Miguel. Members of the CFO have shared how they were moved by the film's story and the values taught in the film. Pinakagusto ko pong bahagi ng pelikula yung kahit napakatindi ng pinagdadaanan nila, masakit, mahirap. Parang gusto mo na sumuko. Parang katulad ng nararanasan natin sa ibang bansa. Mahirap pero kailangan mo magpatuloy. Pero pinakita ng mga bida sa pelikula na hindi sila susuko. Hanggang dulo sila lumalaban. At the end of the premiere, brethren expressed joy and gratitude for being part of this activity. From Begonia Hall, I am Sister Ina Adriano for Iglesia Ni Cristo News Network. Meanwhile, brethren in Wan Chai Congregation, District of Hong Kong, show their creative gift in presenting colorful carved fruits and vegetables. Sister Marisa Mojico reports. The local congregation of Wan Chai in the Ecclesiastical District of Hong Kong celebrated its 11th anniversary. In the commemoration of their anniversary, the brethren worked together to hold their fruits and vegetable carving activity. This was held in the Morrison Hill Park and was led by their resident minister, Brother Nixon Galeto. The brethren united in the fun-filled activity. It can be seen in their presentation of each area that their talents in carving are truly amazing. According to the brethren, such activities give inspiration and provide additional knowledge. The brethren are so thankful. According to them, they will continue to be more active in such activities launched by the church administration. From Hong Kong, I'm Sister Marisa Mojico for the Iglesia Ni Cristo News Network. In the district of Macau, a worthwhile seminar about choosing the right circle of friends brings a deeper perspective to Kadiwa brethren. Sister KZ Tuazo shares with us the details. Being away from one's family is not that easy, especially those who are working abroad. However, they can find a family by choosing the right circle of friends. As such, the Kadiwa brethren in the local congregation of Macau, Ecclesiastical District of Macau, conducted a seminar called Choosing Your Circle of Friends, led by Sister Gemma Pascua and Sister Grace Valdez, both choir members and district CFO officers.
They shared their own experiences on how they started and built their friendship through the years. They became stronger not only for the bad times they shared together, but they became closer no matter what circumstances in life they have encountered. Through ups and downs, they didn't leave each other, and most importantly, they actively performed together their duties in serving the Almighty God. They discussed that in choosing good friends, choose those who will bring you closer to Almighty God, especially those who influence you to follow God's rule and take you far away from world's wicked deeds. Above all, choose the Almighty God as your best friend, because through prayers unto Him, everything will be put in a good relationship. Ako po ay nagagalak dahil may mga ganitong aktibidad na inilunasad ng ating pamamahala. Malaking tulong po sa kagaya kong isang OFW kung paano pumili ng magiging kaibigan. Yung mga kaibigan po na akayin ka sa kasiglahan, sa mga gawain po sa gawain at mga aktibidad sa loob ng iglesia. The brethren attentively listened to the topic as it will help them in choosing good friends that will lead them to be more active inside the Church of Christ. From Macau, I am Sister Casey Tuazan for the Iglesia Ni Cristo News Network. And those are just some of the activities of the Iglesia Ni Cristo from outside the Philippines. Back to you, Brother Felix. Thank you so much, Sister Laura, for joining us tonight. Please stay with us when we return. News about the cleanup drive in the district of Cebu City, Cebu, and the holy baptisms held in the ecclesiastical district of Davao Oriental and Isabela West are up next. In this exciting episode of Little One's Playlist, get ready as we visit another museum that will surely blow our minds. Dito lang sa Little One's Playlist. Nagbabalik po ang Iglesia Ni Cristo News Live. Matapos na ganap na sampalatayanan ng dalisay na ebanghelyo, maraming nagpasyang umanib sa Iglesia Ni Cristo ang nabautismuhan sa distritong Davao Oriental. Si kapatid na Shenaida Orais ang magbabalita. Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos sa pagsisikap ng mga kapatid dito sa distrito ng Davao Oriental, sa pamamahagi ng kanilang pananampalataya, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga taong umaanib sa Iglesia Ni Cristo sa dakong ito. Ang mga nakatugon sa proseso ng pag-anib sa iglesia ay tumanggap na ng banal na bautismo dito sa lokal ng Mati City, Davao Oriental. Pinangunahan ni kapatid na Urbano Aquino, pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang banal na okasyon. Sa pamamagitan ng Biblia ay binigyang diin niya ang kaalagahan ng mapabilang sa Iglesia Ni Cristo. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng tao ng karapatan sa tunay na pagsamba at paglilingkod sa Panginoong Diyos.
at sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Ayon sa mga binautismuhan na aming nakapanayam ay masayang-masaya sila at sinabi nilang lalo silang magpapakasigla bilang mga kaanib na ng tunay na iglesia. Mula po rito sa Mati City, Davao Oriental, ako po si kapatid na Shinaida Oraes para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa distrito ng Isabela West, tumanggap na rin ang banal na bautismo ang mga nakatapos sa proseso ng pag-anib sa iglesia. Si kapatid na Sherrain Domingo para sa iba pang mga detalye. Malaking biyayang espiritual ang tinanggap ng mga bagong kaanib sa Iglesia ni Cristo sa distrito ng Isabela West sapagkat nasapit na nila ang kanilang banal na bautismo. Napakahalaga na ang tao ay tumanggap ng tunay na bautismo upang makatiyak ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ito ang ipinaunawa sa pagtuturo ng kapatid na Binigno Isguerra Jr., pangalawang tagapangasiwa ng distrito na siyang nanguna sa isinagawang bautismo. Mahalaga na tanggapin ng tao ang banal na bautismo sapagkat una, pagsunod po ito sa kalooban o ipinag-uutos ng ating Panginoong Hesukristo na ang tao ay pangaralan, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Para ang tao magtamo ng kaligtasan, kailangan na siya po ay tumanggap ng banal na bautismo. Pero ang mga dapat lamang na tumanggap ng banal na bautismo ay ang mga pinangaralan na sumasampalataya sa pinangaral at itinuro sa kanila. Bilang bagong kaanib sa Iglesia ni Cristo, galak na galak si kapatid na Crisnel Tevis sapagkat tumanggap na siya ng kanyang banal na bautismo. Yun po, isa na po akong ganap na Iglesia ni Cristo. Ay mas lalo po akong magiging matatag at magiging masigla po sa pagsamba. Kahit anong mangyari ay magpapatuloy pa rin ako. Pahayag ng mga bagong kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo na lalo silang magiging matatag magpapasakop sa pamamahala ng Iglesia, maninindigan sa kahalalan hanggang sa wakas. Mula po rito sa Bayan ng Rojas, ako po si kapatid na Sherrain Domingo para sa Iglesia ni Cristo News Network. Pangunahing saliga ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang mga salita ng Diyos sa kanilang pamumuhay araw-araw. Sa distritong Paliki, Tarlac, nagkaloob ng ibayong paggabay ang mga kalooban ng Panginoong Diyos sa mga may tungkuling dumalo sa isang tanging pagtitipon. Kilalanin natin ang isang sambahayang nakinabang sa natatanging okasyon sa report ni kapatid na Jufri Tamala. Kasi ako, bago ako matulog, nagro-rosary po ako. Nagnonobina kami every Wednesday. Every first Friday of the month, meron kaming mass. Nung Katoliko pa ako. Ito ang mga bagay na hindi kailanman pinagsisihan ni kapatid na Julieta Bernal na iwan. Dahil sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinataguyod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na kanyang napakinggan, ay nagpasa siyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Nakinig po kami. Nakinig kami ng doktrina hanggang sa naunawaan namin na sinampalatayanan namin ang aral sa loob ng Iglesia. Dito kasi kami nakadama ng kapayapaan. Dito kami nakapakinig ng tunay na aral ng Diyos na dapat naming lakaran sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Ang dalisay na ebanghelyo na kanyang sinampalatayanan, ang lubos niyang pinanghawakan at kinamit upang mahikayat ang kanilang puong sambahayan na makaalam ng katotohanan. Naiparating ko sa dalawang anak ko, ganun din po sa asawa ko. Talagang kinunbinsi ko rin po sila na makinig, buksan ang isipan nila upang maunawaan ang lahat. Nagpapasalamat po ako sa aking mga magulang dahil tinuruan nila po kami ng tamang paglilingkod. Nagpapasalamat din po ako sa kanila dahil unang-una sila din po yung unang nag-guide sa amin na talagang itama kung ano po yung maling nakasanayan naming relihiyon patungo dun po sa tamang relihiyon na dapat naming lakaran. Para sa akin po yun ang pinaka, yun ang naging kayamanan na yung mga anak ko mahikayat ko rin sa Iglesia ni Cristo. Nandito ang unang-una ang tunay na Diyos,
Pangalawa, yung mga aral. Totoo na dapat yun ang sampalatayanan. Ang tunay na mga salita ng Diyos na kanilang sinasampalatayanan, ang siya nilang inspirasyon para lalong pagtalagahan ang sinumpaan nilang tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang halaga po ng magiging may tungkulin sa Iglesia, ito po ay hindi halagang bagay lang, ito po ay spiritual na mahalaga para sa buhay po namin. Ang pagkakaroon ko ng tungkulin ay para maging katulong at kaisa rin po ako ng pamamahala. Sa pagganap ng aking tungkulin, anuman pong tungkulin na kaatang sa akin, yun po ang aking gagampanan. Una-una po nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos kasi yung mga pinagdaanan po kasi namin sa mga nagdaang taon, hindi rin po naging madali. Pero dahil po kami ay Iglesia ni Cristo, mayroon kaming karapatang manalangin, pinagpananalangin na lang po namin lahat ng aming mga pinagdadaan. Nagpapasalamat po ako dahil nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon po ng ganitong tayong pagtitipon na nagbibigay ng lakas po sa mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pagtanggap ko po ng tungkulin sa Iglesia ni Cristo bilang mga awit po, napakahalaga po sa akin, napakasarap pong awitan ng ating Panginoong Diyos. Para sa akin po, ang pagkakaroon namin ng tungkulin, malaking biyaya po yun sa sambahayan namin. Isa lamang ang sambahayan ni nakapatid na Larry at Julieta Bernal sa maraming mga may tungkulin na nagtungo sa gusaling sambahan ng lokal ng Paniki dito sa Distrito Eklesiastiko ng Paniki, Tarlac, para daluhan ang isang tanging pagtitipon. Napakahalaga po sa mga may tungkulin ang ganitong mga tanging okasyon, tutanging pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat sa pamamagitan po nito ay nararagdagan po ng tibay ang kanilang pananampalataya. Higit sa lahat ay nararanasan po nila ang pagkalinga ng ating Panginoon Diyos. Kung kaya't sila po ay patuloy na magtutumibay sa pagtupad ng kanilang tungkulin, hindi po sila makabitiw, kundi hanggang sa dulo ng ating mga paglilingkod ay matupad po nating lahat ang ating pananagutan sa ating Panginoong Diyos. Sa idinaos na tanging pagtitipon, tinanggap ng mga kapatid sa distritong ito ang mga aral ng Panginoong Diyos na nagdulot sa kanila ng ipayong katatagan na kanilang magagamit sa patuloy na pagtupad ng kanilang tungkulin. Pinangunahan ng kapatid na Arnel Tumanan, ministro ng Ebanghelyo, ang pagtuturo ng mga aral ng Panginoong Diyos. May sinisiridad. Hindi magkakasin sa kanya, tapos sa kanya. Ipinagpapasalamat po namin sa ating Panginoong Diyos na may pamamahala na laging nagtuturo po sa atin kung papaano po tayo makapagtataguyod ng ating paglilingkod sa Panginoong Diyos. Maingatan po natin ang ating pananampalataya, lalo na nga po sa kasalukuyan ay mabigat ang pagdadala po ng buhay. Kailangan po ng mga kapatid ng mangangalaga sa kanilang pananampalataya upang maisiguro ang pagtatamo ng pangakong kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Dahil po dito ay nakahanda po ang distrito namin na laging makipagkaisa sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa kanilang inilulunsad na lahat ng kilusan ay mapaigting, hindi lamang po sa pagpapalaganap, maging sa pagpapatibay sa ating mga kapatid, pangunahin po ang pagdaragdag ng mga bagong may tungkulin sa loob po ng Iglesia. Bahagi ng isinagawang tanging pagtitipon ang panunumpa ng mga bagong may tungkulin na magiging karagdagang katuwang ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa pangangalaga sa mga kapatid. Bilang isang iglesia ni Cristo, gusto kong mag-level up sa pamamagitan ng mga pagtupad, ng tungkulin. Makikipagkaisa po ako sa pamamahala bilang isang may tungkulin po. Lagi ko pong tutuparin ito ng buong puso, ng walang pag-aalinlangan. Mahalaga po sa akin ang pagtanggap ng tungkulin sapagkat sumasampala tayo po kung pagtanggap ng tungkulin ay gawain kababanal. Inais ko pong tumulong sa pamamahala na mapangalagaan ang
mga kapatid sa Laguna. Habang ako po ay nabubuhay, dadalhin ko po sa ang aking tungkulin. Ayon sa mga kapatid, ang panibagong lakas na dulot ng tanging pagditipon ang sanilang panghahawakan upang laging itaguyod ang kanilang mga sinumpaang tungkulin sa Panginoong Diyos. Mula po rito sa Paniki-Tarlac, ako po si kapatid na Jufrid B. Tamala para sa Iglesia ni Cristo News Network. Samantala, nagkakaisang naglinis ang mga kapatid sa distrito ng Cebu City, Cebu, sa itinuturing na pinakamatandang kalye sa Pilipinas, ang Colon Street sa lungsod ng Cebu. Bahagi ito ng pansibikong gawain ng Iglesia ni Cristo. May atid na balita si kapatid na Sheila El Arcosa. Bilang pagmamalasakit ng mga kapatid dito sa Distrito Eglesiastiko ng Cebu City, Cebu, napanatilihing maayos at malinis ang kapaligiran, sa pangungunan ng mga nasa kapisan ng Kadiwa ay nagsagawa sila ng cleanup drive sa Parian Colon Street, bahagi ng INC Giving Project. Nagagalak po ako sapagkat ako po ay kaisa sa aktibidad na ito na ilunsad ang namamahala, which is ang cleanup drive. Kami po ay nagwawalis, namumulot ang mga basura sa paligid at masayang-masaya po ako dahil nakatulong po ako sa komunidad sa paglilinis. Bilang isang kaanib po sa Iglesia ni Cristo ay masaya po ako sapagkat sa munting paraan sa pamamagitan ng cleanup drive ay nakakatulong tayo sa ating kapwa. Tulong-tulong silang nagwalis at pinulot ang mga basura sa kalsada. Hindi alintana ng mga kapatid ang init ng panahon at pagod dahil sa hangarin nilang mapanatiling malinis ang paligid. Tungkulin din ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na makipagtulungan sa mga nangunguna sa atin. Kaya ngayon, ang mga kapatid natin ay naglilinis dito sa Barangay Parian, Colon, Cebu City, Cebu. Napakahalaga na dito natin ito isagawa sapagkat ang Colon Street ay siyang oldest street sa buong Pilipinas. Kaya ito ang napili ng ating distrito na pagsasagawaan ng INC Giving. Mula po rito sa Cebu City, Cebu, ako po si kapatid na Sheila El Arcosa para sa Iglesia ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ng iba pang mga balita tungkol sa mga aktibidad na aktibong nilalahukan ng mga kalib sa Iglesia ni Cristo sa mga programang Ibalita ang Pagliligtas alas 12 ng tanghali, The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Inanyayahan din po namin kayo na subaybayan ang mga programa ng Iglesia ni Cristo News tuwing Sabado. Iglesia ni Cristo News Junior tuwing alas 10:30 ng umaga, Maayong Balita tuwing alas 2 ng hapon, at Iglesia ni Cristo News Weekend alas 6 ng gabi. At yan po mga balita ngayong Biyernes ng gabi. Sa pangalan po ni kapatid na Laura Ibanez, ng mga nakasama po naming sign language interpreter na sina kapatid na Jordan Ibanez at kapatid na Leo Villanueva, mga insidious correspondents sa iba't ibang panig ng mundo at ng mga nakasama po naming technical and production team. Kami po nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa Iglesia ni Cristo News Live. Ako po si kapatid na Felix Rodas. Magandang gabi po.